Aku si Ryan Joseph Marasi kan, okay. Mechanical engineer. Na-invite ako sa KSK before, may nag-orient sa amin sa Saudi pa. Then, after kung bumalik dito sa Philippines, 2008. Well, sa akin kasi, nung time na yun, binata pa ako. So, since OFW at binata, usually malaki rin yung income. I'm looking for an investment talaga or somewhere na mailalagay ko yung finances ko or may sweldo ko during time na nag-OFW ako. So, by that time na na-introduce naman sa akin yung KSK, so naging open-minded din man ako. So, then, I tried, during that time also, I already was oriented with other systems. So, that's why sinubukan ko yung KSK. And then, now, 12 years na, so far, maganda projects at programs ng KSK ko. Unang-una, siyempre bilang OFW, since may income ka na which is higher kung nandito ka sa Pilipinas, so mas talagang doon mag-start sa saving. So, siyempre nandyan yung temp na bumili ka ng kung ano ng mga gadgets or bumili ng kung ano ng gamit or kung ano ng mga damit or whatever. Pero kung ang una mong inisip ay mag-save kasi hindi naman forever OFW ka. So, syempre, isipin mo rin talaga. By that time kasi na bata pa ako nag-start na nag-KSK. Now, medyo kakaedad na rin ako. So, syempre, kailangan mo i-diversify yung pera na meron ka para mag-gain rin in the future na mapag-stop ka maging OFW or pwede mo ituloy at least merong mas malaking gain dun sa income. Money na nakuha. Yes, sa mga fellow OFW, sana makita niyo yung opportunity na ino-offer ng KSK Co-op, which is think of it as another means para may diversify mo yung income. At through these projects, very stable rin naman ang company ngayon. We are already celebrating our 15 years already. So, try nyo and then invest and save and earn for your future.